Isang gabi noong 2012, masaya pang kumakain, sumasayaw, umiinom at nagre-relax ang mahigit sa 3,000 pasahero ng cruise ship na Costa Concordia habang nasa karagatan ng bansang Italy. Ngunit ang kanilang pagsasaya ay napalitan ng gulat at takot nang biglang may isang malakas na kalabog silang narinig, sabay ang lipara ng mga gamit sa loob ng barko. At para sa mga pasahero at crew, ito na ang umpisa ng pinaka-traumatic at life-threatening na experience sa kanilang talambuhay. Ito ang mga huling sandali bago lumubog ang Costa Concordia na tinaguri ang isa sa pinakamalaking maritime disasters sa modernong panahon. Mr. Goodbye! Yeah! Ang Costa Concordia ay isa sa pinakasikat na cruise ship sa 6 na barko ng Costa Cruises. Ang presyo ng pag-construct ng Costa Concordia ay umabot sa tumataginting na $570 million at natapos ang pagbuo ng tinaguri ang pinakamalaking cruise ship ng Italy noon noong June 30, 2006. May haba itong 290 meters at sa sobrang lawak at laki nito, mayroong 13 public decks ang Costa Concordia na naglalaman ng iba't ibang mga amenities at amusements. Ilan na lamang sa mga over-the-top na guest features ng Costa Concordia ay ang kanilang two-story spa na may apat na pool. Ang center pool naman nito ay mayroong malapad na screen kung saan nagpapalabas sila ng mga pelikula na maaaring panoorin ng mga guest habang nagsiswimming doon. Sa loob nito ay mayroong 5 high-end na restaurants, 13 bars, isang grand atrium na may taas na 10 palapag, ilang mga concert halls at iba pa. Sa madaling sabi, ang pagsampa sa Costa Concordia ay parang isang bakasyon grande na pinapangarap nating lahat. Meron itong mahigit sa 1,500 na guest cabins at 601 crew cabins. Kung susumahin, kaya mag-accommodate ng dambuhalang luxury cruise ship na ito ng mahigit sa 4,800 na katao na maximum. Kung ikukumpara, higit na mas malaki at mas malawak ang Concordia kaysa sa Titanic. Ang sukat ng Titanic ay umaabot lamang sa 269 meters at ang kapasidad nito ay umaabot lamang sa 3,320 na katao. Sa madaling paghahambing, ang Costa Concordia ay mas pinalaki, mas pinalawak at mas pinagarbong Titanic. Bagamat angat sa bawat aspeto ang naturang modernong barko, tila parehas ng nakatakdang ending ang kahihinatnan nito. Ang pangangalaga at pangunguna sa Concordia ay napailalim sa kamay ng kapitan na si Captain Francesco Chitino. Bagamat bago ang barko, si Chitino ay matagal ng kapitan para sa kumpanyang nagmamayari sa Costa Concordia na Costa Cruises na subsidiary ng Carnival Corporation. Bago sumampa ng Concordia, si Captain Chitino ay nagtatrabaho na para sa Carnival sa loob ng 4 taon. At noong 2006 nga, ang madalas na ruta ng Concordia ay umiikot lamang sa mga tourist destinations sa Mediterranean Sea. Ngunit matapos ang 6 na taong routine sa mga rutang ito, tila isang gabi ng pagsasawalang bahala at pagiging kampante ang tumuldok sa noo'y pinakatampok na cruise ship expedition ng Carnival Corporation. January 13, 2012, habang nasa kalagitnaan ng normal nitong 7-day cruise na lilibot sa iba't ibang mga lugar sa 3 bansa na Italy, France at Spain, ang Concordia ay umalis mula Civitavecchia, Italy ng bandang 7:18 ng gabi. Ayon sa planadong course ng Concordia, dapat niyang baybayin ang tubig sa gitna mismo ng mainland Italy at ng Giglio Island. Ito ang parating opisyal na ruta ng Concordia sa halos 6 na taon nitong pagbabaybay sa lugar na yun. Ngunit sa araw na ito, napagdesisyonan ng kapitan at ng management na magsasagawa ng sail by salute. Para sa madaling pagsasalaysay, ang sail by salute o ang pagdala ng barko ng malapit sa pampang ng isang lugar ay ginagawa upang magbigay pugay o galang sa lugar nilang dadaanan. Para kay Captain Chitino at sa kumpanya nitong Carnival, ang tradisyon ng pag-sail by salute ay maaaring gamitin bilang marketing at publicity stunt upang makahikayat ang kumpanya ng mas maraming guests sa kanilang luxury cruise ships. Kung iisipin, maganda naman ang kanilang hangarin at nakaugalian na gawin ang gantong stunt, partikular na sa mga Italian vessels. Ngunit lingid sa kanilang kaalaman, ang animoy pagkaway ng Concordia sa mga madla na tila panghihikayat ay isa palang sinyales ng pagkaway nito bilang pamamaalam.
Sa mga oras na ito, ang mga deck officers ang nag-guide at nagmamando sa barko at ang kapitan ay kasalukuyang kumakain ng kanyang hapunan sa isa sa mga restaurants sa loob ng Concordia. Bago umalis ang kapitan, in-instruct niya muna ang kanyang mga tauhan na panatilihin sa layong 450 meters ang Concordia mula sa dalampasigan upang maisagawa ang sail by salute. 9:45 ng gabi, dahil sa labo-labo at pasa-pasang instruction mula sa kapitan, papunta sa mga deck officers. Nagkamali ng kalkulasyon ng grupo at ang anggulo ng kanilang pagliko ay mas malaki kaysa sa inutos sa kanila ni Chitino. Dahilan upang lumapit ng husto sa dalampasigan ang dambuhalang barko kumpara sa safe na distance na inuutos ng kanilang kapitan. Dahil dito, dali-daling inuutos ng kapitan na ipaling ang barko ng 20 degrees pa kanan upang maisalba sila sa kapahamakan. Ngunit ang pag-correct na yon ay nagdala sa kanila sa hindi inaasahang aksidente na unti-unting mag-a-uncover ng mga butas at pagkukulang ng Costa Concordia sa safety measures at emergency responses nito. Isang malaking bahagi ng bato ang tumama sa ilalim na bahagi ng barko dahil ano pang matapyas ng halos 53 meters ang port side ng Concordia. Dahil dito, mabilis na napasok ng tubig ang mga compartments ng barko. At ang mabilis na paglala ng sitwasyong ito ay ramdam na agad ng ibang mga pasahero na nagkakasiyahan sa mga upper decks ng barko. Ayon sa mga ibang empleyado, staff at performers ng barko, may mga pagkakataon daw talaga na tumatabingi ang Concordia dala ng malalakas na alon o ang mga pagmaneuver nito sa dagat. Pinapalampas lang daw nila ito dahil babalik rin naman daw sa original na pwesto ang barko matapos lamang ang ilang sandali. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na bumalik mula sa pagkatabingi ang barko at naalarma na ang ibang mga staff ng Concordia na nasa fourth deck o malapit sa mga compartments na napasukan ng tubig mula sa tapyas sa ilalim nito. Dinisenyo ang Concordia upang mag-survive sa mga gantong senaryo. Ngunit may limit ang kaya nitong pag-survive. Ayon sa disenyo, kaya pa sanang tumakbo ng maayos ang Concordia at dumaong sa pinakamalapit na dalampasigan kung dalawa mula sa limang compartments lamang ang napasukan ng tubig. Ngunit sa kasamaang palad noong gabing yon, tatlo sa mga yon ang napasukan ng tubig at isa sa mga compartments na na-compromise ay engine room ng barko. Ilang sandali pa, tuluyan ang nawala ang kuryente sa loob ng luxury cruise. Matapos na biglaang mahinto ang mga tugtugan, sayawan, kantahan at kasiyahan dala ng biglaang pagkawala ng kuryente sa loob ng barko, nagsitayuan ang lahat ng mga guest nito dala ng kalituhan at kaba. Ilan sa mga guest ang agad-agad na nag-record gamit ang kanilang mga cellphones nang bigla ang pag-escalate ng mga pangyayari. Kitang-kita sa mga kuha na hindi alam ng mga pasahero ang gagawin at wala silang impormasyon tungkol sa trahedyang kanilang kakaharapin sa ilang minuto lamang na darating. 9:51 ng gabi habang walang clue ang mga guest at nagkakagulo na sa main dining hall ng Costa Concordia, isang announcement mula sa PA system ng barko ang umaalingaw-ngaw. "The situation is under control. Please remain calm." Ito lamang ang impormasyon na binigay ng crew sa mga guest nito. Dahil walang paraan para alamin o kumpirmahin kung ano ba talaga ang nangyari, nanatili sa kanilang kinauupuan ng mga guest habang ang ilang mga crew at empleyado na naturang barko ay busy pakalmahin ang ibang nagpapanik na tao sa loob. Ngunit para sa mga crew na nasa fourth deck at sa mga maintenance at engineers na bumisita sa ibabang bahagi ng barko, tumambad sa kanila ang tubig na unti-unting lumalamon sa luxury cruise ship. Nagkatinginan ng mga kalalakihang inutusan ng kapitan na mag-check ng kanilang sitwasyon. Masyado nang huli ang lahat at hindi kaya ng simpleng repair ang pagsalba sa buong Concordia at mga sakay nito. At pagpatak ng 10:07 PM, dali-daling kinontak ni Captain Chitino ang crisis center ng Costa Cruise Lines upang ikumpirma ang sitwasyon. Ngunit dito na nag-umpisa ang mga questionableng desisyon ng kapitan na nagdulot ng mas malalang disaster na maaari sanang maiwasan. Una sa listahan ng maraming sablay ng kapitan ay ang mismong dahilan umano ng aberya sa kanyang barko. Bagamat alam niya na may tama na ang Concordia, ang impormasyon na kanyang ibinigay sa crisis center ay isang normal na blackout lamang daw at inaayos na raw yun ng kanyang mga technician. Maririnig sa recording na pinabulaanan niya ang reporter na nasa peligro na ang buhay ng kanyang mga sakay. Nag-meeting ang buong crew kasama ang kanyang deputy chief engineer. Pinasok na rin daw ng tubig ang lahat ng mga natitirang compartments. Dahilan ng pagbilis ng pagtagilid ng barko, naramdam na ng lahat ng mga guests sa loob na sumisigaw na sa galit dahil sa kakulangan ng pagbibigay impormasyon at pagresponde sa lalong lumalala na sitwasyon. Bagamat obvious na ang panganib na nagbabadya sa kanila dahil sa malalang pagtagilid ng barko, lagi lamang sinasabi ng management na blackout lang daw ang nangyari. Electrical failure at under control lang daw ang sitwasyon.
Ngunit taliwas ang paniniwala ng mga guests at dahil malakas at tama ang kutob nila kinalaunan, dito pumasok ang ikalawang sablay ng kapitan. Ang pagsasagawa ng mandatory safety drills na dapat daanan ng bawat isang guest sa Concordia. Ayon sa standard operating procedures, bago pa man dapat bumiyahe ang Concordia, bawat isang guest dapat ay sumailalim sa safety at emergency drills. Doon tinuturo kung ano ang dapat gawin at kung saan dapat pupunta ang isang individual sa oras ng emergency, partikular na sa kasalukuyang nangyayari sa Concordia. Ngunit ayon sa investigasyon, matapos ang tila bangungot na pangyayaring ito sa karamihan, hindi lahat ng mga guests ay sumailalim sa safety drills. Dahilan upang maging clueless ang iba sa kung ano ang dapat gawin sa oras ng emergency. At dito lalong lumala ang pangyayari dahil ang mga sibilyan na mismo ang nagsuot ng kanilang mga life jackets at sumugod sa fourth deck ng barko kung nasaan nakalagay ang mga lifeboats. Kahit na tila parang isang malawakang riot na ang nangyayari sa loob ng Concordia dahil sa mga sigaw at galit ng mga tao, wala pa rin go signal ang kapitan para humingi ng rescue mula sa mga otoridad. Dahil dito, minarapat ng mga sibilyan mismo na humingi ng tulong gamit ang kanilang mga cellphones at i-report sa kinauukulan ng kanilang sitwasyon malapit sa Giglio Island. Isa na namang questionableng aksyon mula sa kapitan dahil sa hindi nito pagbibigay alam ng totoong impormasyon, mapag-guest man o autoridad. 10:35 ng gabi, narinig ng lahat ng mga taong lula ng Concordia ang kinatatakutan nilang confirmation. At yun ay ang mga katagang abandoned ship. At noong mga oras na yon, lalong sumiklab ang tensyon at nagkagulo sa loob ng Concordia. Makikita ang kawalan ng preparasyon ng crew, maski ng mga individual, para sa gantong senaryo. Walang organized na aksyon ang nangyayari. Habang ang ilang crew ay mamamataang tumutulong na ilinya ang mga tao para isakay sa mga lifeboats, habang umaalingaw-ngaw ng malakas ang emergency alarm, missing in action ang inaasahan ng marami na mangunguna sana sa pagsisecure ng kaligtasan ng mga pasahero. Sa kalagitnaan ng gulo at sa oras na kailangan ng isang leader sa mga sitwasyon na ganito, nowhere to be found ang kapitan na si Francesco Schettino. Bandang alas 11 ng gabi, sunod-sunod na nagsisidatingan ng mga coast guards matapos matanggap ang mga report ng mga sibilyan tungkol sa pangyayari sa Concordia. Bagamat may mga lifeboats na sapat para sa lahat ng mga pasahero, hindi nagamit ang lahat ng mga lifeboats dahil sa angle ng pagtabingi ng barko. Dinisenyo ang pagdeploy ng lifeboat sa may maximum na angulo lamang na 20 degrees. Ngunit sa mga oras na ito, nakatabingi na ng halos 80 degrees ang Concordia. Dahilan upang matrap ang may 80 pang katao sa barkong halos kalahati na ng katawan ang nakalubog sa dagat. Sa kabilang banda, isang galit na Coast Guard Commander ang kausap ni Captain Schettino sa radyo. Sa kanilang pag-uusap, malinaw na nauna pa pala si Kapitan na sumakay ng lifeboat at isalba ang sarili bago patulungan ang sinuman sa kanyang mga guest o crew na makalikas. Dahil dito, galit na galit ang Coast Guard Commander sa kanya at inutusang bumalik sa barko, lula ng kanyang lifeboat at tulungan sila sa kanilang operasyon. Ngunit hindi bumalik si Schettino at tuluyang umiwas sa responsibilidad na kaakibat ng kanyang pagiging kapitan. Matapos ang naturang tawag, sumakay si Schettino ng isang taxi patungo sa isang lokal na hotel sa Giglio Island kung saan nahanap siya ng isang reporter at nagpaunlak pa ng interview. Sinabi niya sa interview na isa raw siya sa mga huling nakalabas ng Costa Concordia, taliwas sa aktwal na nangyari. 12:40 ng madaling araw ng January 14, 2012, matapos ang rescue operations na kinabilangan ng 25 na patrol boats, 14 na merchant vessels, hindi mabilang na helicopter at ilang mga residente ng Giglio Island na nagpatuloy sa mga survivors. Natapos ang pagre-rescue ng mga tao na natrap sa tumagilid na luxury cruise ship. Inaumagahan, bandang 6 a.m., mga rescue divers naman ang inatasang magsagawa ng search and rescue operation sa loob ng parte ng Concordia na nakalubog sa tubig. Ilang katawan ang kanilang nakuha. Ang mga casualties mula sa insidenteng may iwasan naman sana ay umabot ng 32 katao. At ang huling katawan na narecover mula sa Concordia ay narecover 2 taon matapos ang insidente. Para naman sa kapitan ng barko, nasintensyahan siya ng 16 na pagkakakulong noong February 2015 sa mga salang manslaughter, abandoning ship, at shipwreck caused by imprudence, negligence, and incompetence. Para naman sa nasayang na luxury cruise ship, ilang mga salvage crews ang nagtrabaho para alisin ang wreckage sa Giglio Island. September 16, 2013, naiahon ang Concordia at makikita sa side kung saan nalubog ang barko ang pinsalang dinulot nito.
Matapos na maiahon, kinahoy at iniscrap ang Concordia at ang kabuuang gastos ng kumpanya sa proseso ng pag-rescue, pag-ahon at pag-scrap ng kanilang nooy tampok na cruise ship ay umabot sa $1.2 billion. Hindi lamang yun, nagbigay rin ang Carnival Corporation ng $13,000 sa bawat pasahero nito noong araw ng kanyang paglubog upang kabayaran ng danyos mula sa naturang insidente. At simula noon, nagpalit-palit na ng CEO ang kumpanya at nag-rebrand ng ilang beses at lalong nag-igting ng security features upang hindi na muling maulit pa ang nangyari noong January 12, 2012, na ikinasawi ng 32 kataong naghahangad sana lamang ng 7 na kasiyahan gamit ang pera nilang pinag-ipunan. Kung nag-enjoy ka sa video na ito, i-share mo naman sa iba at mag-subscribe ka na rin. Huwag kalimutang panoorin yung mga videos na nasa kanan para lalo pang maubos ang oras mo.